ang tunay na pagmamahal ng asawang lalaki, dapat pinapakita niya ang pagmamahal sa kanyang asa sa oras ng kasaganaan, sa oras na walang problema, kadamay niya sa hirap at ginhawa. Hindi lang kapag pinagsisilbihan siya, doon niya pinapakita ang kanyang pagmamahal. Hindi lang kapag maganda ang iyong asawa, ay doon nakikita ang iyong pagmamahal. Subalit, subhanallah, kapag siya ay may karamdaman, kapag siya ay nagkakasakit, wala ka ng pagpapahalagay. Hindi tunay na pagmamahal yan. Mahalin mo ang iyong asawa dahil yun siya. Hindi nasusukat sa ganda. Tandaan natin, ang ugnayan natin sa ating mga asawa, nandun yung hawa, awa at habab, at love, pagmamahal. Hindi dapat nawawala yan. Yu'rafu az-zawj 'inda marad zawjatihi. Ika niya, makikilala mo ang tunay na asawang lalaki kapag nagkakasakit na ang kanyang asawa. Ang tunay na pagmamahal ng asawang lalaki, dapat pinapakita niya ang pagmamahal sa kanyang asa sa oras ng kasaganaan, sa oras na walang problema, kadamay niya sa hirap at ginhawa. Hindi lang kapag pinagsisilbihan siya, doon niya pinapakita ang kanyang pagmamahal. Hindi lang kapag maganda ang iyong asawa, ay doon nakikita ang iyong pagmamahal. Subalit, subhanallah, kapag siya ay may karamdaman, kapag siya ay nagkakasakit, wala ka ng pagpapahalagay. Hindi tunay na pagmamahal yan. May mga lalaki, subhanallah, may mga lalaking ganito, tabya, paumani. Tinatalakay natin dahil tunay itong nangyayari sa mag-asawa na pinapakita niya ang kahabagan, pagmamahal sa kanyang asawa kapag pinagsisilbihan siya, pag siya ay maganda, kapag siya ay malusog. Pero sa oras na ang asawang babae ang nangangailangan sa asawang lalaki at hindi niya kayang gampanan ang kanyang mga responsibilidad sa asawa, nawawala itong pagmamahal, pagpapahalaga. Hindi niya kayang tulungan ang kanyang asawa sa ilang responsibilidad sa bahay dahil sa kalagayang hindi kayang tuparin ng asawang babae ang ilang gawain. Ang ilang lalaki ngayon, subhanallah, itinuturo niyang kapintasan na siya ay naglalaba. Siya ay nag-aalaga ng mga bata. Siya ay nagwawalis sa bahay. Siya ay inaayos niya. Tama, trabaho to ng mga babae, asawang babae. Subalit, unawain mo kapag sa oras na nagkakasakit ang iyong asawa. Bagamat samantala, kapag ikaw ay nagkakasakit, pinapakita ng iyong asawa ang pagpapahalaga, pag-aalaga sa iyo ng higit na pagpapahalaga at pag-aalaga. Pero pag ikaw, subhanallah, hindi mo ipinapakita nasaan ang pagmamahal. Hindi yan ang itinuturo ng Islam. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ating huwaran at ang mga sahaba, si Aisha na kanyang asawa, tinanong si Aisha, ano ang ginagawa ng Rasulullah sa kanyang mga tahanan o sa kanyang tahanan? Sabi niya, ginagawa ng Rasulullah ang katulad ng ginagawa ng asawang lalaki. Tumutulong sila. Gumagawa siya ng pagsamba. Nandun na yung paggawa ng pagsamba. Responsibilidad niya. Obligasyon niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat siya ay Rasulullah, ay ginagawa niya yung mga gawain, tumutulong siya sa mga gawain bahay. Sabi niya Aisha, kaya hindi kapintasan, subhanallah, sunnah, mustahab, mabuting gawain
na ikaw ay tumutulong sa mga gawaing bahay kapag nagkailangan. Meron din naman sa, na subhanallah, kapag nawawala na ang ganda ng kanyang asawang babae ay nawawala yung kahabagan, habag, hawa at pagmamahal. Mahalin mo ang iyong asawa dahil yun siya. Hindi nasusukat sa ganda. Tandaan natin, ang ugnayan natin sa ating mga asawa, nandun yung hawa, awa at habag, at love, pagmamahal. Hindi dapat nawawala yan. Anong sinabi ng Rasulullah? Khairukum, khairukum, linisa'im o kamakal. Ang pinakamabuti sa inyo, ang may ganap na pananampalataya ay yaong mabubuti, mabuti ang pag-ugali, mabuti ang pakikitungo sa kanilang mga asawa. Sa ating mga asawa, babae, tayo higit na mabuti. Kung mabuti tayo sa ibang tao, dapat mas mabuti tayo sa ating mga asawa. Subhanallah.